Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawakan, o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, yung mga kararating lamang po at kapapasok ng simbahan, huwag po tayong magmamadali. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa pagpapatotoo, ang tawag ay mamuhay sa totoo. Patuloy po nating nasasaksihan ang pagpapatotoo ng ating poong Jesus Nazareno. Isang tawag sa atin at isang paalala na mamuhay na kaisa niya, na maglakbay ng kasama siya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kainaan, kami iyong pinagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay. Sa nagnanagis makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama,
Huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyong ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Araw ngayon ng Biyernes. Araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. Araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang siyang ating puon na sa mga susunod na araw ay ating gugunitain at gagawing buhay muli ang alaala ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at paglilibing bilang paghahanda sa muling pagkabuhay. At sa Biyernes na ito, bago tayo pumasok sa mahal na araw, tayo ay tinatanong ng ating mahal na puon para sa ating pagninilay. Pinaniniwalaan ba talaga natin siya? Siguro madaling sagutin, andito naman tayo sa simbahan, Biyernes naman ngayon. No, siguro yung iba sa atin may pasok, mamaya pa papasok. Iba sa atin tapat na nandito, no? Yung mga nagsisilbi, may oras ng duty. Pero magandang tanungin uli. Ito bang lahat ng ito ay totoo? Sa ating mabuting balita ngayon, ipinagpapatuloy natin yung pagpapatotoo ng ating poong Jesus Nazareno sa harap ng mga Hudyo. May ibang naniwala sa kanya, may ibang ipinagkanulo siya. At malinaw ang kanyang mensahe. Babatuhin niyo ba ako sa aking mga gawa? Sa aking pagpapagaling? Sa aking pagpapangaral? Hindi ba't ito ay sapat na pruweba na na ako ay pinadala ng Ama, na ako ay kaisa ng Ama? Hindi ba't sapat na pruweba na sa aking pagpapagaling at pagpapatawad, kinikilala ko sa bawat isa na sila at ang mga tumanggap sa aking mga salita at gawa ay suma sa Diyos? Hindi ba't kinikilala ko na ang bawat isa ay Diyos? No? Hindi po ibig sabihin noon na lahat tayo may kapangyarihan tulad ng Diyos. Hindi ibig sabihin noon na pwede na nating palitan yung papuri natin sa Diyos sa papuri natin sa ating mga sarili. Ang sinasabi ng poong Jesus Nazareno ay lahat tayo'y daladala ang presensya ng Diyos. Lahat tayo'y may halaga. Lahat tayo'y nakikiisa sa Kanya dahil tayo'y nilikha Niya. At ang ating buhay ay nakadepende sa Kanya. At ang ating kahihinatnan, ang ating hinahanap sa buhay ay naaayon hindi lamang sa gusto natin, kundi ayon sa Kanyang dakilang kalooban. At lahat ng ito po, no, siguro hindi na bago sa atin. Naikwento na, nakita na natin, nasaksihan na natin.
Pero, nasa sa atin na kung tinatanggap ba natin ang lahat ng ito. Iba yung nauunawaan natin. Sana malinaw sa atin kung bakit tayo naririto. Sana ang tingin natin sa Diyos ay siyang gabay at kapangyarihang suma sa atin. Hindi lang tagasagot ng panalangin natin. Sana ang tingin natin sa ating mga buhay ay patungo sa Diyos. No? At sana malinaw sa atin yun. Pero kapag tinatanong natin kung talagang naniniwala ba tayo, isinasabuhay ba at buhay na buhay ba ang ating pananampalataya sa ating buhay? Sa ating katapatan na magsilbi, tumungo, magdasal sa simbahan, sana nandyan din yung katapatan sa totoo, yung katapatan sa mabuti, na kahit anong mangyari ay sa huli, kung ano ang mabuti sa Diyos, ang siya pa rin nating ginagawa. Sana yung katamisan ng ating mga dasal ay hindi binabaliwala at pinawawalang bisa ng mga salita ng paninira sa kapwa. Sana yung ating kapayapaang natatanggap sa ating Poong Hesus Nazareno ay hindi pinapawalang bisa ng panggugulo. Sana yung pananampalataya natin totoong totoo sa bawat sulok ng ating buhay at hindi natin iniiwan dito lang sa simbahan. Kaya mahalaga rin pong makita, bumalik ang ating Poong Hesus Nazareno pagkatapos ang lahat ng patotoong ito sa ilog Jordan. At kung aalalahanin natin, hindi ba't sa ilog Jordan siya nagpabinyag kay Juan Bautista? Hindi ba't sa ilog Jordan din nagsabi ang ama na siya ang kinalulugdan niyang anak na dapat paniwalaan, dapat sundin, dapat maging pamantayan ng ating buhay? Kaya muli, naririyan ang tanong, dala-dala ba natin ang ating Poong Hesus Nazareno paglabas natin ng simbahang ito? Pagtrabaho na ang pinag-uusapan, pagpamilya na ang pinag-uusapan, pagyaman na at pag-aari ang pinag-uusapan. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ang ating pananampalataya ay manatiling matatag at buhay. Lagpas pa sa pagsisilbi, lagpas pa sa pagdedebosyon, lagpas pa sa pananalangin. Dahil alam natin na lahat ng ito may bisa lang, lahat ng basbas may bisa lang pag ito'y patuloy tayong binabago at patuloy tayong may kakayahan na magbalik loob sa Diyos. Hindi lang bilang isa-isang tao, subalit bilang isang bayan, isang komunidad na nais tumungo sa Kanya. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay, manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano,
Naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi masira ng ating loob, bagkos makatulong sa pagbabago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at mga nagsisilbi sa ating bayan at komunidad na sa kanilang pagmamagandang loob at sa kanilang tapat na pagsisilbi ay nagiging tanda ng isang pananampalatayang buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ang ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at tupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpapalaya
pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Paulina, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dalamhati at dusa
ng anak mong magmabata upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo kami gawing kasalo ng may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubungay, kami gawing karamay sa tiniis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata upang lahat ay maligtas. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata upang lahat ay maligtas. Paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay, lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap
nang may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay. Kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paa'y pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Paalala lamang po, bago ang ating pagbabasbas, no, kasi napapansin ko na po na may mga namili na ng palaspas. No, hindi ko alam kung natatakot maubusan o talagang in advance na kayo namili, no? Pero ito po ay babasbasan sa mismong linggo ng palaspas. Bukas pa po hanggang sa mga misa sa linggo, no? So bukas ng hapon hanggang sa huling misa ng linggo, yun lamang po ay ito lamang po yung panahon na ito'y babasbasan. So yung mga nakataas po yung mga palaspas, pakibaba po, no? May nararapat na panahon po para yan ay mabasbasan at hindi po ngayon, no? Sa linggo pa ho. Sa linggo pa. So ibig sabihin, dadalhin niyo yan muli sa inyong pagsisimba sa linggo at no, para hindi matuyo, mainit ngayon eh. Basahin niyo naman, no? Occasionally, no, para hindi siya brown pagdating bukas o kaya sa linggo. Muli po lahat na magpapabaspas ng palaspas sa linggo pa ho. So ngayon, pakibaba ang lahat ng palaspas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.